Magandang umaga mga ka-YouTuber. So tapos na po tayo sa una nating video yung pinakita ng nakaraan. So sabi nga yung sinabi ko sa inyo, timer naman ang ating i-demo. Ito yung kanyang diagram. Ito po siya. So front, back, ito yung back. So bago ko i-demo sa inyo yung diagram niya, tuturo ko muna sa inyo kung paano gamitin itong ating timer. So makikita nyo, eto ang gitna niya, off, auto at manual. So nakaangat yung ating mga pins. Ang pins po natin is 1 minutes kada isang pins. So pag nilubog mo yung isang pins, ibig sabihin 1 minute lang yung itatakbo ng aircon nyo. So wala namang gumagamit sa atin yan. So kailangan kung ilulubog nyo siya, pag ito ho ginamit nyo, kailangan nakalubog lahat ng pins. So pag nakalubog ang pins, pwede nyo siya sa auto. So ang paggamit po ng timer natin, makikita nyo meron siyang black sa taas, white sa baba. So ibig sabihin not 12 hours day, 12 hours night. So papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. So ito ho, kita ko sa inyo, nakalubog ang ating mga pins. So ilalagay natin siya sa auto. So makikita nyo 12 hours. So kung iseset nyo siya, gusto nyo tumatakbo ang inyong aircon ng six ng gabi hanggang six ng gabi hanggang 2 or 3 ng madaling araw. So ganyan ho ang tamang set niyan. Ayan. Ayan. So, papaganahin nyo siya ng ng 6 ng gabi so yan op wala na isa isa pa ayan 6 ng gabi so patay siya na for the tanghali. Hanggang last stress ng daling araw. So ayan. So number 2. So yung buhid na yun is 3. So ayan ho.
nakalutong lahat ng nakalutang, sabihin nyo kung naka-auto kayo, off ho yan lahat. Ibig sabihin, hindi naka-off ho yung aircon natin. Hindi siya gumagana. Yung lahat ho na nakalubog na pins, yan ho yung time na umaandar ang ating aircon. Kapag naka-auto ho, ha. So, ito, mga ka-YouTuber. Ganto ho ang pag-test niyan. Nalagay nyo siya sa auto. Ako na. Nalagay nyo siya sa auto. Then, susupply nyo siya dito sa dalawang coil para umandal yung ating, para tumakbo yung ating motor timer. So, pag may supply na siya, itataas nyo lang ho dito. Ayan. Ayan, tatapat nyo siya taas. Lagay nyo siya sa 1 minute. Isang pin lang. Ayan. Ayan. So, kung buo yung ating motors timer, may supply tayo rito sa dalawa nating coil. After 1 minute, lilipat yung continuity natin dito sa 4 and 5. Dito ho. Ayan. Mawawala dito. So, pilitin natin. Ayan. After 1 minute, kung buo ang ating coil, gagana yan, tatapat siya dyan. So, mawawala. Lilipat dito yung ating continuity. Ayan. Okay. So, wala na ho siya dito. So, dapat susupplyan natin siya dito. Then, tapat natin siya sa nakataas. Ayan. Lagay lang natin siya sa isang pins para 1 minute lang. Ayan. Para mas mabilis natin malaman. Dapat lagi siya naka auto. Kasi kung naka-manual siya, hindi gagana yung timer natin. Kailangan naka-auto. So, ganyan ho ang pag-test nito. At paggamit. So, madali lang siyang gamitin. Madali lang din siyang i-test kung buo pa o sira na. So, tapos na tayo dito sa ating timer. Ayan ho, linya niya. Demo ko naman sa inyo yung ating, ano bang meron pa tayo dito? Ano pa ba meron natin dito? Tingnan natin. So, dedemo ko sa inyo kung paano natin tetest ang ating high pressure switch. So, pang split type po to. At ang ating low pressure switch. So, makikita nyo, binalatan ko na siya. Ayan, may balat na siya dyan. Dyan natin titingnan nyo kanyang continuity. Ayan. So, ito ho, matetest nyo lang. Ito ho ang ating
low pressure switch. So ito ang ating low pressure switch. Ang ating low pressure switch karamihan no, kulay blue ang wire. So low pressure switch siya kasi makikita nyo dito. Ayan. 5 PSI. So close. Pag mayroon akong karga ng ating isang unit, magkakaroon na siya ng continuity. So ngayon po, wala pa siyang continuity. So kung lalagpas po sa tayo sa 10 sa 5 PSI na karga, mag-o-open ang ating low pressure switch. So hindi gagana ang ating compressor. So ito naman ating high pressure switch. Ayan. Bali 10 PSI close, 15 PSI open. So kung magkakaroon ng karga ng ating isang unit, hindi siya pwedeng lumagmas ng 10 PSI. So pag lumagpas siya, mag-o-open naman ang ating high pressure switch. So ito may continuity ho to. Ang ating high pressure switch is may continuity. Ating low pressure switch it wala. So i-continuity natin. So ayan, unahin natin ang ating low pressure. Low pressure switch. Ayan. Kapit natin yung kabilang dulo dito. Aray. Natusok ako. So, ito. Ayan. So, wala siyang continuity. Magkakaroon lang siya ng continuity kung magkakaroon siya ng pressure. So, hanggang 5 PSI lang siya. Pag tumaas siya sa 5 PSI, i-open niya yung ating wire. Ito. Hindi tatakbo ang ating compressor. So, ibig sabihin, high pressure yung ating karga. Masyadong mataas. So, ito naman, high pressure switch. So, kung may karga na tayo, sakto lang dito. Ayan. So, kapag sumobra naman tayo sa karga, i-open din niya yung ating wire. So, hindi rin gagana yung ating compressor. So, ito, para kung sakaling mag-overcharge tayo, eh, hindi gagana ang ating compressor. Kaya tinawag siyang high pressure switch. So ito, kaya naman siya tinawag na low pressure switch. Kung masyadong mababa ang karga ng ating unit, eh hindi rin tatakbo ang ating compressor. So hindi rin gagana ang ating unit. So siya magkakaroon lang siya ng continuity or na makadetect na siya ng pressure. So ito naman, meron na siyang continuity. I-open niya lang ang continuity natin kung mag-high pressure ang isang karga sa isang unit. So, check natin. Dapat meron siyang continuity. Itong ating high pressure. So, ayan. So, ayan. Meron siya. So, good ang ating mga pressure switch. So itong dalawang to hindi natin pwedeng paggamitin sa isang unit kasi makita niyo sa ating low pressure is 5 PSI.
sa ating high pressure is 10 psi. So dito so kapag kinargahan natin yung unit natin ng 5 PSI, so dapat ang low pressure natin, ang close niya is 10 PSI din para combine sila ng PSI yan. So, dapat close niya 10 PSI. So, dapat close nitong ating low pressure is 10 PSI din. So, hindi sila pwede. So, magkaiba sila. So, yan mga YouTuber. So, sa susunod, ito naman ho ang aking ide-demo sa inyo. Ang ating contactor, ang ating air condition. So tapos na ang ating demo apps. Tapos na ang ating demo ng ating timer at ating pressure switch ng ating unit. So, sa susunod na demo natin, gaya na pinakita ko sa inyo, yung ating contactor motor naman, ang ating i-demo, kung paano natin siya check-check-in, kung paano siya check-check-in, para malaman kung sira ba o buo ang ating motor compressor sa kung paano siya susuplayan. So sa mga susunod na video pa natin, ipapakita ko sa inyo yung ating naman 12 hours timer ng ating carrier air conditioning unit. Tapos pagkatapos ng ating mga demo ng ating mga parts, eh, mag-a-actual naman tayo. Actual ang ating kung paano tayo mag-troubleshoot, mag-install, mag-linis, mag-wiring, mag-troubleshoot. Kaya subscribe lang pala ng ating YouTube channel para updated tayo sa ating mga bagong video na ini-upload dito sa ating YouTube. So, share na rin po, like and subscribe. So, maraming salamat mga master. Susunod na video, nakita ulit tayo at ating sumaybayan ng aking YouTube channel.